Magandang umaga mga ka-Supreme, ako po ay mayroong ikwikwento sa inyo. Ito po ay nangyari sa isang bayan sa probinsya ng Capiz. Nag-umpisa po ang na-experience kong kababalaghan way back 2009. Ang kwento ko po ay tungkol sa bahay ng aking lolo at lola. Sa bahay na ito ay dito kami pinatira pansamantala ng aking tatay dahil malapit lang ito sa school na pinapasukan ko. Ang pangalan ko po ay Nonoy, 16 anyos, mayroon po akong tatlong kapatid na puro lalaki. Sa bahay na yun ay magkasama kaming nakatira ng isa kong kapatid na pangalawa. Hapon ng Huwebes ay nagbabasketball kami ng mga pinsan ko sa harap ng bahay ni Lolo at Lola. Nang bigla akong kinalibutan sa aking naramdaman, meron isang puting damit na palutang-lutang sa loob ng kwarto ng aking tatay. Akala ko ay lumilipad lang yun dahil bukas ang electric fan. At nang puntahan ko ay wala naman kahit isang damit ang lumulutang doon. At na-realize ko na baka namalikmata lang ako sa nakita ko. Alas 6:20 ng gabi ay nagsain na ako at naghanda na ako ng aming panghapunan ng aking kapatid na lalaki. Nagluto ako ng pritong bangus at tinola nang biglang namatay ang ilaw sa kusina. Ako ay kinabahan dahil ako lang mag-isa doon. Naghanap ako ng kandila at doon sa taas ng papag ng kusina ay may nakita akong gasera. Nang bumaba na ako ay biglang tumindig ang aking mga balahibo. Nakita ko ang isang alin na nakatingala na may lubed sa leeg. Hindi ako nakaimak sa sobrang takot sa babae at nang kinausap ko siya ay bigla na lang nawala siya sa paningin ko. Tumakbo ako sa kwarto at halos mapaso yung kamay ko sa kakabit-bit ng gasera. Sinabihan ko ang aking kapatid sa aking nakita, tinawanan niya lang ako at nagsabi pa na kalalaking tao ko daw ay naniniwala ako sa mga multo. Sabi ko naman na totoo ang nakita ko at hindi ako nagsisinungaling, pero tinawanan pa rin ako ng aking kapatid sa mga oras na yon. Alas 8 ng gabe ay natapos na kami sa aming hapunan, hindi pa rin nabalik ang ilaw dahil meron daw sumabog na transformer sa kalapit na sipyo. Dito na muling kinutoban ako na magpapakita ulit ang babae na may lubad sa kanyang leeg. Halos din ako mapakali ng mga oras na iyon, kinuha ko muna ang aking cellphone at nagpatugtog sa sobrang kaba. Hindi ko na namalayan na nakaidlip na pala ako ng mga oras na iyon. Umangon ako saglit at biglang may humihila ng kadena sa labas ng aming kwarto. Ako ay pawis na pawis sa sobrang kaba na baka masamang elemento ang nasa labas ng aming kwarto. Kinising ko ang aking kapatid at sinabihan ko siya na may kumakalansin sa labas. At sinabihan niya ako na gunay-gunay ko lang daw yun at wala naman siyang narinig. Sinindihan ko muli ang gasera dahil nalobat na rin ang aking cellphone. Pumunta ako sa labas at chinek ko kung merong tao. Paglabas ko ay dali-dali akong pumunta sa sala pero wala namang tao doon. Ako'y nagtaka dahil sa lakas ng hila ng kadena ay imposibleng walang tao na pumasok. Nang papasok na ako sa kwarto ay biglang may nagbulong sa aking tenga. Buligi ako. Kinapigos nila kami. Yan ang bulong sa akin ng isang babae na ang meaning ay humihingi daw siya ng tulong at inaabuso daw sila. Ako ay napasigaw sa takot at biglang bumalik ng kwarto. Halos lagnatin na ako ng mga oras na iyon, sabi ng kapatid ko ay relax ka lang para kang baliw. Kumuha siya ng yelo at iniwan niya muna ako mag-isa sa kwarto. Pumasok ako sa loob ng kumot dahil sa takot ko na baka makita ko muli ang babae. Nang medyo kumalma ay dahan-dahan kong inalis ang kumot at di ko inaasahan na nasa tabi ko na pala ang isang babaeng wala ng ulo at maraming sugat ang katawan. Sa sobrang takot ay tumakbo ako palabas ng bahay ni Lolo at Lola at nakita ako ng aking pinsan at tinanong niya ako kung bakit daw ako sumisigaw ng malakas at takot na takot. Sabi ko insan doon na muna ako matutulog sa inyo dahil madami akong nakikita na hindi mo naiintindihan.
at doon nga natapos ang bad experience ko sa bahay na iyon, na-realize ko na ang mga nakita ko ay mga kaluluwang pinaslang at inabuso ng mga hapon noong unang panahon. Dito na lang po magtatapos ang aking kwento. Ako po ay lubos na nagpapasalamat mga ka-Supreme sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Paki-like, share and subscribe po mga ka-Supreme. And hit the notification bell para may notify kayo ng aking mga bagong upload na videos.